Okay po, mag-umpisa na po tayo. Ang malaking tanong, kailan ba dapat gumamit ng present perfect tense? Okay? At ngayon, ibibigay ko na sa inyo kung kailan. So, meron po kasing iba't ibang sitwasyon sa paggamit ng present perfect tense na kailangan yung tandaan. So, inilagay ko na po dyan lahat. At ang kailangan nyo na lang gawin ay tatandaan nyo na lang. At alam nyo na agad na yung sitwasyon pa lang iyon ay naka-present perfect tense. Okay po? So, umpisa na po natin. Okay, unang gamit ng present perfect tense, unang sitwasyon na maaaring gamitin ang present perfect tense, nagpapatuloy na sitwasyon mula nakaraan hanggang ngayon. Yan, tandaan nyo na po yan. Yan na po yung senyales na naka-present perfect tense tayo. Ito po yung halimbawa. I have lived in Mexico since last year. Ako ay nakatira sa Mexico simula pa noong nakaraang taon. Ibig sabihin niyan, noong nakaraang taon hanggang ngayon ay nakatira ako sa Mexico. So, yan yung unang sitwasyon ng present perfect tense. Okay? So, tandaan nyo na po. So, dito naman tayo sa pangalawa. Okay, dito sa pangalawang sitwasyon na present perfect tense ang gagamitin natin kapag ganito ang sitwasyon ng inyong gagawing mensahe. Noon at magpahanggang ngayon na karanasan. Ibig ko lang sabihin dyan ay yung karanasan nyo simula noon hanggang ngayon. Ano ba yun? Okay? So, ito ang halimbawa. Juan has never been to abroad yet. Si Juan ay hindi pa nakakapag-abroad. O kaya, si Juan ay hindi pa nakakaranas mag-abroad. So, kung mapapansin nyo, yung karanasan ni Juan ay hindi pa siya nakakapag-abroad sa buong buhay niya. Kapag ganyan po ang sitwasyon, gagamit po tayo ng present perfect tense. Okay? So, yan po yung pangalawang sitwasyon. Doon naman tayo sa pangatlo. Okay po, dito naman tayo sa sumunod para maipaalam ang pagbabago sa paglipas ng panahon. Halimbawa, her puppy has turned into a huge dog. Ang kanyang tuta ay naging napakalaking aso. Kapansin-pansin naman po na sinasabi dito sa ating halimbawa, ipinapakita yung pagbabago, 'di ba? Simula tuta hanggang sa naging malaking aso. Okay? So, isa pa yan sa mga senyales ng present perfect tense. Ito pa po, nagpapatuloy na aksyon hanggang ngayon. Simula noon hanggang ngayon, nagpapatuloy. Halimbawa, I have slept early for 2 weeks now. Ako ay natutulog ng maaga pa 2 linggo na ngayon. Yan. Okay po. So, punta na tayo sa next slide. Ngayon naman po, ito naman, katatapos pa lang gawin ang aksyon. Halimbawa, we have just played basketball. Kalalaro pa lang namin ng basketball. We need water right now. Kailangan namin ng tubig ngayon. Kapansin-pansin naman po, dahil sa kakalaro nyo lang ng basketball, syempre pagod na kayo, kaya nangangailangan na kayo ng tubig dahil uhaw na kayo. Yun po yun. Okay? So, katatapos pa lang gawin ang aksyon. Yan. Another senyalis po ng present perfect tense. Ito pa, dapat nyo rin tandaan, paulit-ulit na paggawa ng aksyon simula pa noon magpahanggang ngayon. Halimbawa, I have traveled Makati several times. Nakapaglakbay na ako sa Makati maraming beses na. Okay? Makikitandaan din po yan. Sumunod, gawaing hindi pa tapos hanggang sa kasalukuyang panahon. Halimbawa, I haven't or I have not completed my projects this month. Hindi ko pa nakukumpleto ang aking mga proyekto ngayong buwan na ito. So, kapansin-pansin naman po, hindi pa tapos yung proyekto na dapat maisagawa ngayong buwan na ito.
Okay, kaya itong nakalagay, gawain hindi pa tapos hanggang sa kasalukuyang panahon. Okay, so yan po, senyalis din ng present perfect tense. At ito na po yung huli. Kung hindi mo alam ang eksaktong panahon na nangyari ang isang aksyon o kaganapan na may kinalaman sa ngayong sitwasyon. Okay, itong halimbawa, have you signed the contract? Pumirma ka na ba sa kontrata? Siyempre, kaya ka nagtatanong kasi hindi mo nga alam kung nangyari na ba yung pagpirma, di ba? So, yan po yung sinasabi kong kung hindi mo alam ang eksaktong panahon na nangyari ang isang aksyon na may kinalaman sa ngayong sitwasyon. May kinalaman po sa ngayong sitwasyon kasi tinatanong mo nga kung ngayon may pirma na, di ba? Tapos ito pa, he has passed algebra test. Nakapasa siya sa pagsusulit sa algebra. Pero hindi ko sinabi kung kailan nakapasa. Pero sinasabi ko yan ngayon kasi ang pinag-uusapan natin ay kung siya ay nakapasa ba sa algebra test. Okay po? So ganun po ang sitwasyon. So yan, tandaan niyo lang po hanggang dito. At mape-perfect nyo na po ang present perfect tense, yung iba't ibang sitwasyon ng present perfect tense, na kung saan ay napaka-importante talaga. At alam nyo naman po yun. Okay? Hindi kayo makagawa ng iba't ibang klaseng sitwasyon na naka-present perfect tense na hindi nyo po alam itong ibinigay ko sa inyo na impormasyon. Okay? So guys, naituro ko na po sa inyo yung iba't ibang sitwasyon ng present perfect tense. Meron pang istruktura ng present perfect tense na dapat kayong malaman. Kaya abang-abang na lang po. Okay? So, guys, sana pag-aralan nyo na maigi yan kasi dyan nyo makikita ang kaibahan ng present perfect tense sa ibang tenses pa. Okay? So, guys, maraming salamat po sa panonood at pagtapos ng video ito. Salamat po sa mga nagsasubscribe, nagla-like, nag-share, nagko-comment sa ating channel at subusuporta. Lalong-lalo na po kay Sir Hot Popsy at kay Ma'am Helen Tan Bongat from Bicol. Good day po muli sa inyong lahat.